Welcome to Pascual Network Podcast. I am your host, Ivy. And in this show, we would like to let you know that God loves you so much. Welcome back to Pascual Network. Kamusta po kayong lahat? And this time, I would like to share with you ang message about the promises of the Lord. So, ano po natin is, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita po natin na napakaraming promises, di ba, ang Panginoon habang sa ating binabasa po ang Bible. Sabi nga po ay, there are more than 7,000 promises of God, di ba, sa scripture. So, we love to claim the promises of God in the scriptures kasi ito po yung nakakapag-renew ng strength natin, nakakapag-bigay sa atin ng hope and comfort. Kasi once we, di ba, katayo po, di ba, when we study the word, ibang nararanasan natin, lalo tayong nagkakaroon ng kapayapaan, at lalo na pag nababasa natin yung mga promise ng Panginoon. So, but sometimes we get the Bible's principles mixed up with its promises that can lead to disappointments and sometimes disillusionment. Kasi po, kaya nga po, dapat yung continuous yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kasi we should always be careful sa pagbabasa po ng Bible that somehow, minsan naiiba po yung interpretation natin ng message ng Bible. Kaya nga po, kung narinig nyo po yung exegesis at exegesis yung mga interpretation po ng Bible. So somehow, pag hindi po talaga tayo inclined o hindi natin pinag-pray muna ang Holy Spirit na gumabay sa atin, nami-misunderstood natin yung akala natin promise to ng Panginoon pero principle lang or guideline. So kaya kailangan po talaga natin is maging babad sa salita ng Diyos. So it's important to understand that it also contains general principles for life. Sometimes kasi we have to take principle, then consider it as a promise ng Panginoon. Kaya pag po hindi siya parang hindi natupad, we get disappointed or familiar na tayo sa sinasabi na nagtatampo sa Diyos kasi hindi mo niya naman po tinapod yung promise ko. So we have to take the promise out of context. We take the promise out of context from the Bible and read only a portion of it. And we wonder why God didn't come through us. Kaya po, sa pagbabasa natin, wag po agad lang pick and choose. We should really carefully read the Bible, the context, the whole passage, the story, and even the historical background po. So, yung pag-aaralan po natin is yung promises ng Panginoon. Ngayon pong gabi, pag-aaralan po natin, ano yung mga 10 mga bagay na hindi pinaramis ng Panginoon. This is an eye-opener, and when I studied this, ako din po ay na-remind. Kaya sabay-sabay po natin pag-aralan. Number one, ang isa po sa mga bagay na hindi pinaramis ng Panginoon ay a trouble-free life. Yes. Jesus warned those who wanted to commit to Him that if they did, it wouldn't be an easy road to travel. Kung makikita po natin yan sa Matthew 16 verse 24, sabi doon ni Lord, "If anyone would come after me, let him deny himself and take his cross and follow me." Kaya sabi po, di ba, pag sinasabi na, nung naging Kristiyano, saka ang daming naging problema, binabati ko. So, hindi ibig sabihin to, this is not a guarantee that we will have a trouble-free life. And we know, even up to this date po, tayo po ay hindi exempted sa mga pagsubok. Kasi yun din po ang sabi ng Diyos na let him deny himself and take his cross and follow me. Ito po, kung makikita po natin yung context nito sa Bible, the cross was the Rome's gruesome form of execution during Jesus' day. Kita natin yung mga disciples niya, di ba? Yung namatay din na talaga nakakalungkot, di ba? Napako din sa krus. Yung iba na even na beheaded, naputugutan ng ulo. So whenever there is a cross involved as a condition or consequence, it means suffering lies ahead. So once na naging Kristiyano tayo,
we should not be surprised kung meron po tayo mga suffering or mga pagsubok na pagdadaanan. This is not a trouble-free life kasi nandito pa po tayo sa mundo. Sabi nga dun po sa John 15 verse 20, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, si Jesus na nagsabi dun, they will also persecute you. So it's not surprising na may pe-persecute po. So life involves struggle. So when we become a Christian, He does not promise for a trouble-free life, but ito po yung promise ng Diyos. He promised to walk alongside through us when He, and even He said in Hebrews 13 verse 5, never will I leave you, nor will I ever forsake you. Alam na alam po natin dyan. So, yes, may trouble ang buhay, pero ang Panginoon, ang kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan. Kasama niya tayo. So kapag po may mga pinagdadaan tayong pagsubok, wag po tayo magtampo sa Diyos na, Lord, bakit ganito? Ang pag-pray natin ay lalo tayong samahan ng Diyos. At yun naman kasi talaga ang sinabi niya. Kaya lalo po tayo magbabad. So yun po. Number two, ano po yung hindi pinaramis ng Panginoon? A personal success. So kung ba nung naging Kristiyano tayo, lahat na ba nakuha na natin ang success sa buhay? I don't think. Well, may iba po talaga. Meron pong mga success na pagdadaanan na ibinibigay ng Diyos. Pero in a sense na talagang lahat ba ng success ay makukuha? Hindi po. There are principles throughout the Bible that suggest if we do a certain thing, then it is likely to happen. Nakita po natin yan sa Psalms verse 1, di ba? Yung blessed are the ones who are not walking in step with the wicked or stand in the awe of sinners or sit in the company of mockers. Rather, if we delight in God's law and meditate day and night, then whenever, whatever we do, we prosper. O, di ba? Ang linaw nun. Kapag tayo ay nagbabad sa salita ng Diyos, whatever we do, we will prosper. Yet we all know that all God-fearing people who love and even meditate on the scripture, sometimes they don't find every investment is great one or successful. Kasi nga nandito pa rin po tayo sa mundo. We will not even gain personal success somehow. Pero ano yung pinaramis ng Panginoon? God's rewards many times are eternal. Kasi po nasa mundo pa rin po tayo ng temporary eh. Kaya yung personal success talaga, hindi niya ito ipapromise sa atin dito sa mundo. Ang promise po niya ay eternal, which is yung ating ilulook forward pagdating po natin doon sa talagang kaharian ng Diyos na kasama natin siya face to face. So it's not temporary. So ito pong personal success, this is temporary eh. Yes, nakagraduate tayo with flying colors. We got a good job with highest salary na hindi natin na-imagine before. But somehow, di ba, may ibang, even mayayaman, sinasabi nila, I'm still not happy. Or even si Solomon nga, di ba, sinasabi niya, everything is in vain. So, God will not promise personal success, but He promised eternal things, which is kasama siya. So, sabi nga doon is, what He can promise habang tayo po nandito ay sa Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. So ano yun? We should just trust the Lord. At alam po natin na lagi naman natin niya ginagawa, di ba? So yun po. Number three, He did not promise a happily ever after here on earth. So let's not mix the fairy tales with the scripture. Kasi wag nating, minsan kasi medyo ginagawa nating genie, ang Diyos na Lord, ito yung wish ko, please grant this. This is a happily ever after, gusto ko masayang masaya. No. Even sinabi ng Diyos sa John 10:10, while Jesus came to give us life more abundantly, He didn't promise it while here on earth. Diba dun nga sa verse na po yun, the enemy comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Yun ang sabi ng Diyos. Pero kung titingnan natin yung context doon, Christ came to this world in human nature to give His flesh and body in His whole human nature for the lives of His ships, yung mga elect niya, that they might live spiritually here and eternally hereafter.
So, eternally, doon sa eternity na ibibigay ng Diyos. So, dito po, it's not happily ever after. Wag po tayong ma-deceive na pag Christian is, ang saya-saya na lagi. Yes, we could have peace, of course. Ibibigay ng Diyos yan. Pero kapag may dumadaan po mga troubles sa buhay, or hindi tayo happy, somehow dumadaan ng sadness, wag po tayong mag-dwell doon sa kalungkutan. Kasi ang Diyos naman, di man tayo pababayaan. So ano yung promise ng Diyos sa Psalm 16 verse 11? In God's presence, there is fullness of joy at His right hand, and pleasures are forevermore. So this might not be a happily ever after here on earth. Di ba po? Ang dami nating alam sa mga Bible characters. Even the people in the biographies, yung pong mga talagang nag-defend ng Christian faith. May iba, buhay na sinunog yung katawan nila. Just imagine kung gaano kasakit yung ginawa sa kanila. But then they defended the faith. So, yes, this could be a reminder for us na yung mga pinagdadaanan po natin ay kulang pa sa iba ang pinagdaanan ng iba. Pero ang Diyos, iisa ang Diyos natin. Kung sino yung nakilala nila noon at sino kilala natin ngayon at sinasamba natin, iisa yun. At siya din ang magbibigay ng peace and joy sa atin at strength. So, the happily ever after is coming just not this side of heaven. Hindi po dito sa earth at alam natin kung saan yun. So, yun, number three. Number four po, He did not promise a husband or wife for life. So, mostly this is applicable for the single. So, we heard this, di ba? Sabi, so mga singles, trust God and He'll bring the one He created just for you. Okay, pray ka lang. Bibigay ng Diyos yung para sa'yo, yung right one. But what if He didn't create a spouse for you? Sino yung mga talagang, even si Paul, di ba? So maraming mga tao din na hindi naman nag-asawa. Or if you're married, what if it is in a failing marriage? Or even nag-divorce lang kayo, madami ka pang mas nadaan ng problema. So, yung ba, pag tatampo tayo sa Diyos, akala ko, Lord, ito po yung right one for me. So, God is gracious and forgiving in spite of all our mistakes. He is also wise and know that ultimately what's best for us is spiritually, emotionally. And he may even decide what is best for us. Or even sa mga na hindi po magkaroon ng complication sa marriage. Kaya somehow sa mga single person, this is their gift na spare ng Diyos na hindi na maano sila mawalay sila sa trouble ng somehow not good marriage. But of course, being in a good marriage is it's a gift from the Lord. So, what is God's promise here? Sa Psalm 84 verse 11, no good thing will be withheld from those who walk uprightly. So, yun lang. So, remember this idea that what is good for you may not be the same as your idea of what is good from the Lord. So, alam po natin now kung ano yung pag-iisip ng Diyos ay hindi natin po talaga maano. Actually, our knowledge is not even a single finger on the ocean. Hindi po natin talaga masasakop kung ano talaga ang ang kaalaman ng Panginoon. Kaya let's just trust in the Lord. So number five, ano po yung hindi niya pinaramis? A fulfilling ministry. Okay. So from the experience of many countless pastors or musicians, even missionaries and so on. So God's will doesn't mean it will be personal fulfilling. Yes, they gave all their life, but somehow may mararanasan sila na it's not really personally fulfilling in a sense that kita natin yung kwento ni Isaiah, yung dalawang prophet sa Old Testament. Si obedient prophet ni si Isaiah, sinabi niya doon, how long, Lord? Even siya nagtatang, Lord, gaano pa katagal? And he's still even always doing his best to the ministry. Even si Jeremiah, kung makikita natin lahat ng sinulat niya, he is a weeping prophet. So do you think it was a fulfilling ministry for them?
So it's not really personally fulfilling, but they have done what the Lord has asked them to do. So what God promised us is, if your ministry is truly for God and not you, let's just surrender to what He decides the ministry will look like. So kung nasan po tayo tinuro ng Panginoon, let's just continue serving the Lord and rest in His promise to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Makikita po natin yan sa Ephesians 3 verse 20. So yun po, number 6, ano po yung hindi pa niya pinaramis? The answer to your questions. Alam natin, ako, even me, may mga questions tayo na gusto nating tanungin. Like, Lord, talaga po ba 7 days na create? O 6 days na create? At one day, nagpahinga? Kasi marami pa rin mga studies dyan na ang one day ay around millions and millions of years katubas dito. Yung mga ganun. So, He did not really promise to answer all those questions na ating naiisip. So, God is not obligated to answer our questions or give reasons that we find acceptable. So, okay, now, tanggap na ako ng mga ganon. So, He may choose to leave us entirely without answer to certain questions of ours. Bakit po? Kasi si Lord ay ang ating faith-building God. Sabi niya sa Hebrews 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yun naman po talagang pundasyon natin yung ating faith. Even we don't see Him, right? So, but we have this faith na kaya tayo nandito ngayon, lahat tayo. 3:25, narito po ngayon sa Google Meet. Is we have this faith that we would like to grow more intimately and in our relationships sa ating Panginoon. So, it is impossible to please God without faith. And faith is not having to have the answers, but resting in the assurance that Jesus, Siya lang po talaga yung answer. Even when we can't understand, kahit hindi natin naiintindihan, kasi tayo, ang ating pong mind is very finite, very limited. So let's just trust in the infinite Lord na kung ano man yung questions na bumabagabag sa atin, give it to Him, rest it to Him. So what God promised us is, makikita natin yan sa Romans 8 verse 18, sabi doon ni Paul, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Ito nga sa totoo lang, feeling ko pag dumating na talaga yung time na magkakasama na tayo sa langit, I don't think maiisip pa nating tanungin. Kasi we are very overwhelmed sa glory, sa vastness ng kagandahan ng Panginoon na magkakasama tayo. We are in awe of His majesty, I don't think tatanungin pa natin na, Lord, ba't ka ang po pa ganyan? So, I don't think, this is just my personal opinion, but yes, when we are there, mas marami man tayong magiging, and ang gagawin natin ay talagang purihin pa ang Diyos at hindi na magtanong-tanong pa ng kung ano, no, para ma-answer yung mga questions natin na nandito pa sa mundo. So, yun. Number 7 po. Ano pa yung mga hindi niya pinaramis? So, hindi niya pinaramis ang wealth, prosperity, or even good health. So, kita natin yan sa Matthew 19 verse 24. Sabi doon ni Lord, "Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Alam na po natin yan. Di ba nga, yung mayaman, tinanong niya ang Panginoon, pero ang sabi ng Diyos, pagbenta mo lahat at sumunod ka sa akin. Di ba, ang hirap-hirap sa mayaman na ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan at alam mo yan, or ibigay sa mahihirap or matumulo. So, Jesus never promised health or even wealth or even health to those who followed Him. Minsan nga, di ba, pag sumusunod tayo sa Diyos, mas lalo pang parang nagkaka-challenge sa ating health, nagkakasakit, nagkakaroon ng depression, or nanghihina. Pero ano ba yung pinaramis ng Diyos dito po sa number 7? Jesus is our wealth. Siya po ang ating kayamanan. Our prosperity, our portion. Sinabi nga din yun ni David sa Psalm 16 verse 8. Sabi niya doon, "Lord, You alone are my portion and my cup. You make my lot secure." Yung kanya daw mga
yung kanyang lupain. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have delightful inheritance. So even the Bible speaks, I am rich in Christ. He is all I ever need. Di ba? I mean, may fulfilling na parang-paramdam tayo na kapag ang Diyos kasama natin, I feel like I'm, you know, I have all the things I need. Kasi binibigyan niya tayo ng contentment eh. But then, again, we should not be, hindi dapat natin magkaroon ng misconception na hindi ka na magtatrabaho o hindi ka na gagawa ng bagay para maka-earn ng money to sustain our, you know, everyday needs here. So, we should always be wise and, you know, we have this wisdom from the Lord that yung pag meron ta tayong bagay na nagpapasaya talaga sa atin at pag may mga bagay na I feel like gusto pa natin ng, alam mo, makagain pa, so dapat maging wise tayo na, Lord, baka po greediness na to. So, in-convict tayo ng Panginoon doon. So, yon. Tandaan po natin, hindi pinaramis ang wealth, but what He promises, Jesus is our wealth. He is, in Christ, we are rich. Number 8, ito po. God did not promise children who follow the lead. So, sabi nga doon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Alam natin yan na, pag eto, I will claim this verse in the Bible. You know, some parents claim that this is a promise or a guarantee that when they raise their kids in Sunday school or alam mo yon, umpisahan sa mga bata, since bata pa lang, oh, let's pray, let's memorize the Bible and all these biblical principles. But when they're, and then yung children nila paglaki pasaway or somehow, may iba pa, at worst case nagkakaroon ng mga talagang puro troubles and problems na binibigay sa magulang. So this yung sinabi ko pong verse na yon is not a promise but a guideline or a principle na sinabi ni Solomon. So if you do this, chances are things will happen. Syempre, this is a guideline, eh. It could help us. But not a guarantee na ang mga anak natin ay talagang, well, we are should be very happy and, alam niyo, magpasalamat tayo sa Diyos kung talagang sinusunod nila. Pero, hindi po talaga siya, I mean, I know some servants of the Lord na talagang even their children are, alam, talagang nagpasaway po sa, I mean, parang hindi ganun yung, hindi sinundan yung step ng magulang. Sadly, it is not a reality. Kaya nga po, this is also an eye-opener sa mga magulang na, oo, tama naman na gawin natin na let's, you know, let's do this, let's train up our child in the way it should go. So, lagi natin silang palahanan sa mga Bible verses and, you know, the stories in the Bible. Alam niyo po, ito kwento ko lang din. Si Jacob, sabi ko sa kanya, sinasabi namin ni Leoj, as doon sa Ephesians 6 verse 1, sabi doon, di ba? Yung, sabi ko po kay Jacob, children, obey your parents, for this pleases the Lord. Yung ganon. So, lagi na nire-remind namin yung kay Jacob. Pero alam niyo po, sinasabi niya, but mom, how about the next verse? Fathers, do not provoke your children, for they will be discouraged. So, parang, alam niyo po yun, may pang ano siya, may pang defense siya doon sa sinasabi ko na children. But sabi ko po, Jacob, that is number 2. You should follow number 1 first. Ganyan. So, alam niyo po mga bata kasi ngayon, parang sobra talaga nilang smart. Sobrang talino na hindi ko na po talaga din mawari. So, ang kailangan lang talaga natin gawin, let's just continue trusting the Lord. I-surrender natin ang ating mga anak sa Panginoon. And, yes, sabi nga po doon, many parents who start their children in their ways of God never see their children return in the faith. Some it happens. That's why we have to build our trust in the Lord that, you know, He will work in their lives and that God sees what we can't see. Nakikita ng Diyos kung ano hindi natin nakikita. So, pagkatiwala lang natin yun sa ating Panginoon, it could mean that you won't see it in your lifetime.
minsan nga po, 'di ba, even sadly, pag even na nawala ni mga parents yung mga bata or yung mga anak nila paglaki, doon na lang na rin na-realize, ay, ito yung tinuturo ng Diyos ng mga magulang ko to, you know, to do, you know, to follow God's will. So, you know, and then makikita nila yung repentance and coming back to their childhood faith when their lives are nearly sometimes over. So, kaya nga po, anong promise ng Diyos? Let's just continue surrender it, our even our children to the Lord. And, ano, huwag po tayong mapagod sa pananalangin. So, number 9 po, ano po hindi pa niya, hindi pinaramis ng Diyos is, all things work out for the best. Yan. Sabi doon sa Romans, ito alam na alam po natin to. Romans 8 verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Those who have been called according to His purpose. Yan, ito, ano natin yan, pinanghahawakan natin tong verse na to. But this is not a blanket promise to all individuals, to all the people on earth. Hindi po. That God will turn all their mistakes and unfortunate circumstances into good. This promise po, itong Romans 8:28, is a promise to those who have been called according to His purpose. Ano ba yung purpose? Yung mga tao, yung mga nag-worship, o yung talagang nakakilala, at yung mga tumanggap sa ating Panginoong Diyos. So, and that promise is not necessarily that we consider good, but what God has determined as eternally good. Kung ano yung talagang maganda dun sa eternity. Kung makita natin yung sa Romans 8 verse 29, even sinabi doon, those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So, ang promise dito ng Panginoon is, as we love God and we seek His purpose, He will allow all the circumstance, even good or bad. Even up to now, di po ba, naranasan pa rin natin na may mga bad na nangyayari pa rin. And ang kailangan lang natin is, let's just, you know, continue surrender it to the Lord. And let's just be more like Jesus. Kaya nga po yung good na sinasabi doon ay that God works out at all circumstance as we surrender to Him and seek to be more Christ-like. So even things are not happening to the things that, sa mga bagay na hindi natin talaga ine-expect, we still consider it good because may ituturo ang Diyos sa atin eh. Kaya yun po yung mag-reminder sa atin na kahit may mga bagay na dumadating na alam niyo yon, may mga pagsubok, tayo lang tayo magtiwala tayo sa Panginoon. And number 10, ito po. Ano po yung hindi niya pinaramis? To give us only what we can handle. Ayan, medyo sikat tong ano to eh, tong salitang to eh, itong statement na to. Many believers say, "Oh, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya." Ito medyo naging eye-opener din sa akin to eh. So this is an assurance na that things won't get worse. Kasi kaya natin eh. Kasi nga, hindi naman bibigay sa'yo dyan ang hindi mo kaya. Ang totoo niyan, ito pa yung panghahawakan ng iba eh, sa 1 Corinthians 10 verse 13. Yung sabi doon na, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will provide a way out so that you can endure it." So, hindi yun. Pero ito, tong verse na to, is this is about temptation. It's not about struggle. So, when it comes to struggle, there is no assurance that God will only give us what we're strong enough for. Kaya nga po, diba, sinasabi, "Lord, hindi ko na kaya." I-surrender natin to sa Kanya. Kasi on the contrary, even God will give us more than what we cannot handle. More than what we can handle. Kasi, ano pong ibig sabihin? Ano yung promise niya doon? So we can depend on Him. Para magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi ang mga bagay talaga, sino ba may gusto na magkaroon ng problema? Magkaroon ng karamdaman? O magkaroon ng mga pagsubok sa buhay? Diba? Hindi naman natin gusto talaga yon. Pero ang pangako ng Panginoon is, let's depend on Him.
Kasi siya ang magbibigay sa atin ng strength. So, sabi nga doon sa Matthew 11:28 verse 30, kayo na lang po yung mag, ano po noon sa personal Bible reading nyo, is ito po yung promise niya na we will understand the reality of His strength in us. Or, matututunan natin mag-obey sa Kanya. Kasi siya ang makakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Or, we will learn how to hide ourselves in Him. Talagang, Lord, sa'yo lang po ako kakapit kasi, Lord, hindi ko po kaya. And rest in His ability to shelter and protect us. Sabi din yun sa Psalm 91 verse 1 to 2, one of my favorite passage. So, yung promise niya doon ay, God will help us who admit that they can't help themselves. So, dito po kasi sinasabi na, ay, mga bagay na kaya ko to, is somehow nagiging character natin is, alam niyo yun, tayo na, magre-rely tayo sa strength natin, pero ang totoo, we should admit to ourselves na si Lord ang kailangan natin. So, anytime God allows something difficult to come our way, instead na sabihin natin na, oh, I'm strong enough, or sabi natin, hindi naman ako worried kasi hindi naman ibibigay ni Lord na hindi ko kaya. But let's look at this. We have a capable and loving God who is always there for us to help us bear it. Siya ang magdadala. And we will come Amen. Home to know Him in a closer way. So, pag sinabi na may problema tayo, oh, bibigay yan ng Diyos kasi kaya mo i-handle. Hindi nga natin kaya eh. Kaya nga isa-surrender natin sa Panginoon. At siya ang magbibigay ng lakas sa atin. We will endure. We will even find joy while we are in that midst of, you know, trials, troubles, disappointments, discouragement, even sickness or, alam niyo, depression. Kasi sa ang Panginoon na magbe-bear nito. Siya ang, kasi ang kakalakasan natin galing lang sa Kanya. Amen. So, yun po ang ating 10 things that God did not promise. Gusto ko lang po madagdag while studying this is, alam niyo po ba sa Bible, di ba meron nga po siyang 7,000 plus promises. Kaya po, napakasarap talaga magbasa ng Bible. Alam niyo po ba na ano yung God's first ever promise ng Panginoon sa atin? Alam niyo, nung nabasa ko to, ay talagang God's really good na even up to the first ever book of the Bible, ito yung talaga yung pinaramis ng Panginoon. Makikita natin yan sa Genesis 3 verse 15. Babasahin ko po. At pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog na iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakop. Or sa English po, mas maganda sa English eh. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and will crush your head and you will strike his heel. Ano ibig sabihin nito? Alam nyo, kita pa lang dito, the first promise in the Bible is recorded for us in Genesis 3 verse 15 because this is the promise of the Messiah. Kita nyo doon lang sa, doon lang, ano lang po natin, mabilis lang, i-share ko lang yung verse by verse. I will put enmity, so we between you and the woman. Ito yung si Satan and the Church of God of all ages is magkakaroon talaga ng irreconcilable hatred and war. Hindi natin talaga pwedeng pagtagpuin ang bad and good, yung evil and good. And ito po, between your offspring and her offspring. So this is the promise of the Messiah from the virgin birth. So yung mga offspring ni Satan, yung mga angels niya is talagang magkakaroon talaga ng war. Lalo at dito darating na ang Messiah. So this offspring from the woman or the virgin birth will destroy Satan and his principalities and power to ruin all his work, crush his empire, strip his authority, and will be done by Christ that when he became incarnate and suffered and died and rose again. Imagine, sa Genesis 3 verse 15 pa lang,
the first three chapter in the very first book of the Bible, nandun na si Jesus. Kaya talaga, napaka-amazing ni Lord na sino pa bang kakapitan natin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus lang. So dun sa last, and He will crush your head and you will strike His heel. So, yung mga persecution, yung strike His head o strike His heel. So, yung marami talagang pagdadaanan na persecution, or alam niyo, even in Jesus' time, di ba nakaranas siya ng temptation in the wilderness, or in His agony while He was, you know, before siyang i-crucify, or yung, alam niyo, heel of Christ, dito sa verse na to is, ito yung it meant as human nature, which is inferior or lowest in nature. Kasi di ba nasa ilalim yung mga paa natin. So, by dying, He got an entire victory over and all His enemies and obtained salvation for His people. So, let's claim this promise. The first ever promise recorded in the Bible is about Jesus. Just so amazing. Amen. Ang galing-galing ng Diyos. So, ano pa ba ang ating ipagtatampo pag may mga bagay na hindi nakaayon sa gusto natin? Pero ang Diyos, ang Panginoong, ang ating Ama, pinangako ang ating Panginoong Jesus. So, God's ultimate promise is the Lord Jesus Christ. So, because through Him, we will have eternal life. And Jesus was in the beginning. Even, you know, He's the Alpha and Omega. So, let's look unto Him and continue to imitate His humility and faithfulness. So, in conclusion po, before we end, just a reminder that let's just soak ourselves. Lag po tayo magdig sa salita ng Diyos. Let's go, you know, let's just always read the Bible to get deeper in the relationship with the Lord para lalo nating maunawaan yung salita niya. So we have the wisdom from the Lord to understand His word and not as just to pick and choose kung ano rin gusto natin, or alam niyo yun, babaguhin natin yung interpretation para mag-fit sa gusto natin. No. So kaya this 2022 po, kahit ang dami mga pagsubok na patuloy natin hinaharap, haharapin, or malapit nang matapos, patuloy lang tayo magtiwala sa ating Diyos na Siya ang magbibigay ng lakas sa atin at ng kabayapaan. Amen. Habang tayo po'y nandito pa sa lupa. So, amen. Amen. Salamat po sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, tunay nga po na salamat po sa napakadami niyong promises sa inyong salita, Panginoon. Kaya ano nga po ba ang aming pong hahanapin pa? Even at the very start of the book, Lord, nandun na ang Panginoong Jesus. Kaya salamat, Panginoon, dahil napakabuti niyo po sa aming buhay. Kung ano man po yung mga hinaharapan namin, Lord, ito po isusuko namin sa inyo. We'll continue to surrender it to you. At ito po, alam po namin na yung promise nyo ay ibibigay nyo po ito. Ito po ay ibabalik nyo ng may kapayapaan, may lakas to endure all of the things that we are facing at this moment. At para po, Lord, we know, Lord, that in eternity, wala na po itong mga pagsubok na dumadaan sa amin. But instead, amen, kami po ay in awe of your goodness, of your majesty, of your sovereignty in our lives. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.